kanya. Nakatutok si Jamie San. Radio hours natin, sir. Sige, video mo para maintindihan mo. Takot daw ang unang naramdaman ni Marvin Ignacio, rider sa viral video nang harangin siya ng mga tanod at pulis sa barangay Luzon, San Jose del Monte, Bulacan. Magde-deliver sana ng lugaw si Ignacio. Pinapaliwanagan pa siya tungkol sa mga bawal sa umiiral na curfew. Dito naman sa private establishments, essential goods and services, essential po ba si lugaw? Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential, big, gatas, groceries. Pagkain po yung mga... Hindi na. Hindi sana lahat ng pagkain bukas. Pilit daw silang pinapauwi ng mga ito at pinapasara ang lugawan kung nasaan siya. Hindi essential si lugaw. Sana bukas din si bakery. Maintindihan? Eh. Ano pa dito? Kasi may permit naman po sila, ma'am. Lahat po may permit, sir. Lahat may permit. Ang ulit-ulit pa ang kausap ng babae na hindi essential na pagkain ng lugaw. Sa takot na matikitan, nagpakumbaba na lang daw si Ignacio. Sinabi po namin na huwag po yung lugaw na ipinginan po namin. Kasi nga po, ayaw po kami pakinggan. Nagpakumbaba na lang din po. Ayaw niya po tanggapin niyo kahit kung sa takot po yung lugaw na pagkain din po sa essential sa mga tao. Sana raw mas ma-orient ang mga nagpapatupad ng guidelines mula sa IATF para maiwasan ang mga ganitong insidente. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kasama sa pinapayagan na yung ECQ ang food delivery. Curfew. Sabi niya yung lugaw, non-essential yan. So baka offering implementation. So baka ano ang policy? 24 drivers ang food delivery. Okay. So they're allowed, no? Tapos pwede yung door-to-door because some, I think some subdivisions hanggang gate lang. Depende rin sa sabi ni Ignacio, pinag-aaralan ngayon ng may-ari ng lugawan na maghain ng reklamo laban sa mga tanod. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang barangay Muzon, pero di sila tumugon sa mensahe namin. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.